tungkol sa kabihasnan. Tandaan nyo, yung ating recitation keyword ay bihasa. Okay. So, ang pinaka-topic natin last first quarter ay tungkol sa physical at pantao. Ano na kasi ang pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng dalawa? Kapag pinag-usapan natin ng physical, ano yung pinag-uusapan sa Asia? Kapag pantao, ano naman ang pinag-uusapan sa mga sa Asia? Sige nga. Anong pagkakaiba ng dalawa? Mag-base kayo doon sa picture. Keyword natin ay bihasa. Wala! Nakalimutan na agad. Ano? Anong pagkakaiba ng dalawa? Kapag geography ang physical, ano yung pinag-uusapan natin? 100. Play money. Wala? Ayun na. Anak, wag raise hand. Ang gawin niya yung ano, recitation keyword tayo na. Recitation keyword. Ayan. O, de la Peña. Ma'am, may mga nabuhay po doon sa mundo po, ma'am. Yung mga hayop po, tao. Tapos, alin yung nak? Physical yun o pantao? Ang pagkakaiba ng dalawa. Tama yun. Tungkol yung sa tao. Ha? Physical po. Okay. Ang physical, yun yung mga nabubuhay na mga hayop, na mga halaman. Yung sa pantao naman, tao mismo. Ano pa? Aro! Ano yun? 2020 na tapos kaya kinalimutan nyo na ang lahat. Okay. Ang physical, anak, yan yung pinag-aaralan natin sa physical na katangian ng mundo. Anyong tubig, anyong lupa, yung klima, yung kontinente, yung mga bansa. Yan yung geografiyang physical. Pag pinag-uusapan naman yung pantao, kung ano yung itsura ng tao, kung anong kultura ng tao, paniniwala ng tao, yung katangian niya, yun ang pantao. Okay, naiintindihan yung dalawa. Yung physical, yung mismong itsura ng daigdig. Yung pantao, kung ano ang katangian ng mga tao doon. Okay, so next. Ayan. Sige nga, describe nyo kung ano yung nakikita nyo sa picture. Ano kaya yan? Ano ginagawa nila? Subigay nga kayo. Ito na nagre-recite. Ayan. Howard! Ma'am, nagtutulungan po. Okay. Magbigay ka ng halimbawa na nagtutulungan dyan. Ano ginagawa ng isa? Magbigay ka nga ng isa. Base doon sa picture. Anong ginagawa nila? Howard? O, Arisha? Sinaunang tao pong naninirahan sa kuweba. Okay. Sinaunang tao na naninirahan sa kuweba. Tama. Deklaro. Deklaro. 3, 2, 1. O, Kamba. Ma'am, magtatrabaho po. Okay, naghahanap buhay sila. Nagpapaapoy po sila. Okay, nagpapaapoy, nagtratrabaho, naghahanap buhay. So, kung titingnan niyo yung picture, ito ay ang larawan ng mga sinaunang tao na nabubuhay noong unang panahon. So, kung makikita niyo yung itsura nila noon at itsura natin ngayon, napakalayo. Kaya ang pag-aaralan natin sa grade 7 ay kung papano na mula ditong sa itsura nila, napunta tayo sa ganitong katangian. Ganitong mga kilos. Ganitong mga ginagamit natin sa pamumuhay. Okay? So, ano nga bang sino ang makakapaglarawan kung ano yung itsura ng daigdig noon? Kung kayo mag-imagine. Opinion yan, anak ha. Ano sa palagay niyong itsura ng daigdig noon? Madilim ba? Makulay ba? Sige nga. Uson.
Mula pong building, tas malinis po, puro mga puno lang po, mga halaman. Okay, tama. Puno lang halaman, walang mga building, tahimik, ano pa? Pamba? Yeah. Mamula pa pong mga ano, mga... Mga? Pollution. Oh, pollution, wala pang mga dumi. Kasi unang-una, wala pang masyadong mga gamit. Tama. Mariano? Wala pa pong damit. Okay, walang mga damit. O kung may mga damit pa, may damit man, hindi katulad ng mga damit natin na komportable. Unlimited. Kumbaga, syempre, dami-dami natin mga damit kumpara sa kanila na balat ng hayop lang. Ano pa? Arisha? Konti lang po yung populasyon ng mga tao, ma'am. Okay, konti lang ang populasyon. Konti, ano lang sila, grupo lang ng mga tao. Hindi katulad ngayon na hindi nawawalan ng mga tao sa iba't ibang mga gusali at kalsada. Okay, ano pa? Wendelin? Wala pa pong teknolohiya. Okay, wala pang modernong teknolohiya. Wala pa kang makikitang cellphone, laptop dyan, wala pang wifi, wala pang Mobile Legends, wala pang Among Us, wala pang TikTok. Wala. Napakapayak na kanilang pamumuhay. Last. Chrislyn. Chrislyn. Miranda. Wala pa po sila sarili-sariling tirahan. Okay, wala pa silang tirahan. Kung hindi pa sila marunong gumawa ng permanenteng tirahan. Nasa kuweba lang sila, o kaya naman nasa taas ng puno, o kaya naman nasa lilim. Okay, tama. Okay, ngayon, kung i-describe natin, ang daigdig noon, sa pinakasimula, sobrang lamig. Napakalamig. Kasi yun yung panahon na kung saan nagyelo ang daigdig at sa paglipas ng panahon, natunaw. So, natutunaw. At napakalamig. Kaya ang nangyari, dahil naramdaman ng mga tao na sobrang lamig, gumawa sila ng paraan para mainitan ang kanilang balat. Okay, so mamaya madidiscuss natin kung ano ang kanilang natuklasan. Katangian ng mga tao noon. Noon, siguro wala pa silang damit. Kung may damit man sila, gawa sa balat ng hayop. Siguro hindi pa sila masyadong naglalakad ng diretso katulad natin kapag naglalakad tayo sa mga mall, gumagala tayo, maayos yung pag-ano natin, paglalakad sila siguro, ano lang, kung hindi man parang unggoy, di ba, sabi nga nila sa science, pwede din na hindi pa sila masyadong maayos ang tsura. Okay. So, una, pangatlo naman, pamumuhay. So, tayo kapag magluluto tayo, may gas stove tayo, may pang-samji tayo, meron tayong electric, meron tayong kung ano-ano, rice cooker. Sila, unang-una, hindi man nila niluluto yung mga pagkain. Kapag nakapag-hunt sila o nangaso sila, pwede kainin nila ng hilaw. O kaya naman kung magluluto man sila, unang nila ginagawa, nag-iihaw sila. Wala pang mga magic sarap, wala pang mga pampalasa. So, ganun ang itsura at imahe ng daigdig noon. So, ngayon, ayan, may tanong ako. Andyan si Doraemon. E, pagpalagay natin na tayo ay makakabalik sa sinaunang panahon, ano ang isang bagay na iyong dadalhin at bakit? Okay, yan. Ano yan? Ang tawag dito? Opinionated yan. Kunwari, nandyan si Doraemon. Tapos naglabas siya ng ano, time machine. At babalik ka niya doon sa panahon na ito, sa larawan na yan, na nakikita nyo. Ano ang dadalhin nyo mula sa panahon na to sa sinaunang panahon? Sige nga. Okay. Sige, Wendelin. Opinionated yan, anak, kasi yung sariling pag-ibig. Damit po. Ha? Damit po. Okay, damit. Bakit damit? Ma'am, para po mas comfortable po sila. Okay, so mas komportable. Dahil nga sabi ko sa inyo, napakalamig. So, isa yun sa pinaka-importanteng dadalhin. O, ano pa? Si Mariano? Rain, Jared? Pangahit po. Pang?
Ahit po. Pang-ahit, okay. So, syempre, nung unang panahon, wala pa silang shave. Wala pang ang gunting. Wala pang maayos na, ano, pangkutsilyo man lang na pangputol ng buhok. So, sabi niya, pang-ahit. Para pumogi naman yung lahi natin, no? O ano pa? Si Arisha. Pagkain po, ma'am. Okay. Anong klaseng pagkain? Ikaw. Kung ikaw magdadala, anong pagkain na idadala mo at papatikin mo sa kanila? Yung normal na pagkain na kinakain po natin ngayon, ma'am. Mga nasi, yung mga kanin, ganan. Opo. Kaya mga longganisa. Kaya naman gusto nyo, pasamji. O yan, ano pa? Alimay! Alimay! David? Mga ano po, ma'am, mga parang dahil po sila, wala po silang ganun ka shelter-shelter nun po, ma'am. Ganun po ba? Ano po? Kumot, unan, mga sabin po, lighter, ganyan, pampainit po. So, kumbaga, yung mga bagay na nasa bahay. Okay, para maging komportable sila. Siyempre, sila natutulog sila sa lupa noon, o kaya naman sa dahon. Di ba yung sasama-samahin nila lahat ng mga dahon para may, ano sila, may parang kutsyon. Tama. Si Tamba. Ma'am, ilaw po. No, bakit ilaw naman? Para po may liwanag. Okay, para may liwanag, lalo na paggabi noon, wala naman ng ano, ang tanging liwanag lang na nagbibigay sa kanila ay ang buwan. Tama. Next, si Lander. Heater po, ma'am. Heater ng tubig, heater ng bahay. Heater po ng bahay. O, heater ng bahay. Siyempre, halimbawa sa Baguio, kahit naman na may bahay ka, kung wala ka namang heater, malamig pa rin, o. Tama. Ano pa, si De La Peña. Ma'am, kuryente po. Okay, kuryente. Magdadala ka ng kuryente. Okay. So, kumbaga, magdadala kang kuryente, wala pa ng appliances nun. O, sige, kuryente. Ano pa? Last, si Aborde. Ma'am, ako po. Sige. Makabago pong lutuan para po makakain sila na maayos. Okay, makabagong lutuan. Yung hindi na nila kailangan magkikis-kis pa ng bato o kaya naman at least meron ng gas stove para makapagluto. Okay. Ma'am, last na po. Ma'am, ako po, ma'am. Dali. O mamaya, okay. Okay, marami pang tanong. O, sige. So, ma'am, ako po, ma'am. Mamaya. Babalik tayo kay Doraemon mamaya. Okay. So, talakayan. Okay. Meron tayong pangunahing panahon. Panahon ng bato at panahon ng metal. Dahil tinawag siyang bato, kasi ang mga kagamitan noon ay gawa pa sa bato. Pag panahon ng metal, nakatuklas na sila ng mga iba't ibang klase ng mineral. So, imagine ninyo na lang, nung panahon ng bato, ganito daw talaga ang kanilang itsura. So, pa rin tayong parang unggoy. Pero nakakapag-isip at nakakagawa na. So, ganyan ang panahon ng bato at ganyan ang mga itsura nila. Okay, so, punta tayo sa panahon ng bato. Ang panahon ng bato ay nahahati sa tatlo. Luma, gitna, at bago. Pag sinabing lumang bato, ang itsura ng mga bato nun siguro yung magaspang, yung hindi pa siya masyadong nakinisan, kumbaga hindi pa siya pwedeng gamitin sa matutulis na mga bagay kasi magaspang pa siya. At ang panahon ng lumang bato, tinatawag itong paleolitiko. Gagamit ako ng pen. Gusto ko color violet. Ayan. So, paleolitiko. Ito ang paleolitiko. Ma'am, anong ibig sabihin ng paleolitiko? Ang ibig sabihin ng paleo, tingin dito sa bandang baba, luma. Ibig sabihin, luma ang gamit dyan. Ang ibig sabihin ng litiko, bato. Kaya ang ibig sabihin ay lumang bato. Ang mga gamit dyan ay mga bato na hindi pa masyadong napaunlad. Ano pa siya, magaspang pa siya.
At nung panahon ng bato, dahil wala pa silang masyadong nagagamit, ang pamumuhay nila ay, una, nakatira sila sa kuweba. Dahil wala silang, wala pa sa pag-iisip nila ng gumawa ng mga bahay kasi unang-una, wala pa silang mga gamit. Wala pa silang mga palakol na matitilos. Kaya, sila ay tumitira pa lamang sa kuweba. Nangangaso din sila. Siyempre, hindi naman masyadong kailangan ng bato dyan kasi ang kailangan mo lang ay sibat. Ang kailangan mo lang ay kahoy na maaari mong gamitin para patay sa mga hayop. At dito, ang advantage naman na magagaspang na bato, dahil magaspang sila, mas madali sila mag-spark. Kumbaga, nakakagawa agad siya ng mainit na temperatura na kung saan ang nangyayari, nakatuklas sila ng apoy. So kahit na medyo magaspang ang mga bato at wala sila nagagawang sandata, nakatuklas naman sila ng apoy. At dahil doon, ang isa rin sa kanilang ginawa ay nagpinta sila sa yungib. Ma'am, paano sila nagpinta? Okay. Yung sinasabi kong paint, anak, hindi yung meron silang paint o pintura, tapos may brush sila, hindi. Ang sinaunang mga pagpinta ay gamit ng bato. So, di ba tayo minsan kapag gusto nating gumawa ng mark sa pader o mark sa lupa, ang ginagamit natin ay bato. Or ikikiskis natin yung bato sa pader para magkaroon ng mark. Ganun ang ginagawa. Maari din na puno, particularly yung dahon. Dahil yung dahon, di ba nakaka-create siya ng green na pigment, pwede yun na ginamit nila. Okay, bakit nila? Sige nga, 300. Sa palagay niyo, bakit sila nagpipinta sa mga yungib? Bakit sila nagpipintura? Bakit kaya naisip nila o ano ang dahilan nila bakit sila nagpipaint o nagpipintura ng kanilang mga kuweba? 300. Uson. Para may palatandaan po sila sa mga bahay nila. Okay. That's the answer. Para magkaroon sila ng palatandaan, para masabi nila sa ibang pangkat na sa kanila yung teritoryo na yon. Kasi ang dami-dami, syempre yung anak, hindi naman nila tayo katulad ng pag-iisip na alam natin kung saan na tayo nakatira. Sa kanila kasi, maraming mga kuweba, maraming mga maaring opening ang mga kuweba. Ngayon, ginagawa nila yon para maging palatandaan na sila ang nakatira doon. Okay, so tama. 300, uson. Okay. So next, punta na tayo sa Mesolitiko. Ibig sabihin naman dito, anak, yung mga bato, medyo kuminis na, medyo lang. Kumbaga, sa paglipas ng panahon, habang nagpipaint sila, ay bakit parang pag yung bato, ikinikiskis siya, medyo nagiging makinis siya. Yun ang mga, ganun siguro yung naisip ng mga sinaunang tao. Kaya nangyari, yung mga bato na ginagamit nila, natuto sila na pakinisin ng konti. Kaya tingnan nyo doon sa larawan, nakagawa na sila ng mga sandata. Nakagawa na sila ng mga maliliit na bahay. Nakapag-imbento na sila ng pagluluto. Nakahunt na sila ng maraming mga hayop. Ang ibig sabihin ng Mesolitiko, nasa na yung pen ko? Ang ibig sabihin ng Mesolitiko, tingin sa baba, meso, gitna, at litiko, bato. Kaya ito ay tinatawag na gitnang bato. Kaya anong ginawa nila? Dali, anak. Uminom lang ako, anak. Okay. So, ang ginawa nila ay natuto silang mag-alaga ng hayop. Natuto silang gumamit ng mga kahoy. Okay. Siyempre, meron na silang mga sandata. Tapos, dahil nakakagawa na sila ng mga bahay, naka-form na sila ng mga pangkat. O, tayo na yung magkakasama dito. Sama-sama na tayo dito sa tahanan na to. Hanggang hindi na sila kanya-kanyang naghahanap ng mga pagkain. Okay. Ngayon, dahil may grupo-grupo, di ba, ano naman yan? Ordinaryo na lang din yan sa panahon na yan. Kapag may grupong isa at may grupo ng isa at hindi nila kakilala, o may alitan o merong inagaw sa kanila, magkakaroon ng
kapulitan. Okay. At isa sa pinaka-importante importanteng nalikha ng mga Mesolitiko na mga tao ay ang canoe. Ang tanong, ano ang canoe? Ano kasi ang canoe? Tingnan niya natin kung alam niyo ang canoe. Wala yan sa module niyo. Trivia yan. Yan ay ginagamit nila sa pagpunta sa iba't ibang lugar. Sige nga, ano yung canoe? Patricia! Patricia? Type mo na lang, Pat. Patricia. Titingnan ko na lang yung sagot mo. Okay, bangka. Okay, tama. Ito ay isang uri ng bangka. At syempre, nakagawa sila ng mga kano kasi nga, medyo naging maayos na ang bato na ginagamit nila. Okay. At syempre, ma'am, bakit sa lahat ng sasakyan ay bangka pa ang ginawa nila? Okay, kasi nga anak, nakatira sila malapit sa ilog. Ayan, yan ang ilog. Okay, so yan ang Mesolitiko. Punta tayo sa Neolitiko. Neolitiko, ang ibig sabihin, diingin dito sa baba, Neo, bago, Litiko, bato. Ang ibig sabihin ay bagong bato. Sabihin, ang mga bato na ginagamit na dyan ay makikinis. Kumbaga, pwede na silang hasain. Pwede na itong, ginawa kong tao na yun, pwede na itong hasain, pwede na itong pakinisin at gawing mga sandata. At kung mapapansin nyo dito, malaki na ang kanilang populasyon, malaki na ang mga bahay nila, hindi na sila masyadong nangangaso. Ang ginagawa na nila, nagtatanim na sila. Kasi nga, may mga gamit na sila. Okay, so, napakinis na, natuto na sila magtanim, gumamit na din sila ng mga putik. Siyempre anak, wala silang pambungkal noon. Di sila nakakapagbungkal ng masyadong malalim. At ngayon, dahil may mga gamit na sila, nakakakuha sila ng mga uring ng lupa na palayok. Ayun, gumagawa sila ng palayok. At siyempre, dahil meron na silang mga bahay, hindi na nila kailangan umalis sa lugar na yun. Di ba nga, dati-dati, dalawa ng pagkain doon, lilipat sila. Ngayon, marunong na silang mag-imbak o mag-stack. Mag-i-stack sila ng mga pagkain nila. Ngayon, dahil marunong silang mag-stack ng mga pagkain nila, natuto na rin silang magbenta. So, ibig sabihin, meron tayong stack na palay. O kaso lang wala tayong isda, nahirapan tayo maghanap ng isda. Ang gagawin nila, si naunang tao number one, may palay. Si naunang tao number two, may isda. Meron silang mga imbak. Ang gagawin nila, pagpapalitan nila. So, meron ng isda yung isa, meron ng palay yung isa. Yun ay tinatawag na barter. Okay? So, smiling face po, naiintindihan ang panahon ng bato. Patapos na tayo. Panahon ng bato. Yan. Panahon ng bato. Yan. Smell, smell pag may time. Yan. Okay. So, dito na tayo sa metal. Matik anak, pag sinabing metal, yan na yung mga metal na mineral, bakal, tanso, bronze, at marami pang iba. Yan yung mga ginagamit na natin talaga sa bahay natin. Pagpapatay ng bahay. Okay? So, next. Ayan. Ang unang panahon ng bakal ay ng metal ay tanso. So, ang pinakaunang na tuklasan nila na metal ay ang tanso. Ang kanyang katangian ay madali siyang hulmahin. Ibig sabihin ng hulma, ang ginagawa, kapag gusto mo siyang i-shape sa gusto mong itsura, madali siyang sumunod sa shape na yon. So, halimbawa, pag nagpapanday ka, kung anong gusto mong itsura ng espada, o anong itsura ng jar, o kaya naman ng bakal, ng tawag doon,
gamit na gusto mo, kapag madali siyang hulmahil, isa siyang tenso. O isa itong tenso. Okay? At yan yung una nilang na tuklasan. Okay? So, yan yung mga uri ng tenso na nagawa nila. Next, pagkatapos ng tenso, kailangan makahanap sila ng mga mineral na tawag dito, yan. Medyo matigas para mas mapangmatagalan. Kaya natuklasan nila ang bronze. Ang bronze, ang kanyang composition ay tanso, madali siyang hulmahin, pero meron siyang kahalong lata. So, di ba yung lata, yung kahit madali siyang mahulmahin, matigas siya. Yan. So, mas matigas na bagay ang nalilikha. Nung tanso, medyo malambot ka pa, kaya madali siyang masira. Ito namang bronze, matigas siya na pwede siyang gamitin para sa mas mahihirap o titigas na mga bagay. Yan. So, natuto sila makipagkalakalan at nauso ang samahang artisano. Kasi nga, natuto na silang gumawa ng maraming mga iba't ibang bagay. Kaya artist or artisano. At ngayon, yung susunod na metal, ito na rin yung ginagamit natin hanggang sa pangkasalukuyan. Ito ay ang bakal. Ito yung pinakamatigas na metal sa ginagamit ng tao. So, nataklasan ito ng mga Hittites na madidiscuss natin sa mga susunod na mga araw. At itong metal na to ay ang may kapasidad at ginagamit sa makina. So, imagine niyo mula dun sa bato, pinakinis, nagkaroon na sila ng mga sandata, hanggang naging makina na yung kanilang mga gamit. Okay. So, yan ay ang panahon ng pag-unlad. Imagine niyo na lang mula doon sa bato na ikinikis-kis sa apoy, ngayon gumagamit na tayo ng electric stove or ng gas. So, ganun ang transition ng kabiyan. Okay. So, yan ay ang pamumuhay ng tao noon. Okay. So, may tanong ako. Question and answer to. Ano ang tawag sa pinuno sa Pilipinas noong unang panahon? Unahan, ha? Okay, Arisha. Dato o raha po, ma'am. Okay, dato o raha. Yung mga matatalinong tao, tinatawag silang mga babaylan. Okay? So, yun yung kanilang pinakaunang mga pamahalaan. So, kung sino yung pinakamatanda, kung sino yung pinakamga matatalino, at kung sino yung pinakarespetado. Tanong, ewan ko lang kung nabasa niya na to ha. Sa palagay nyo, ilang taon sila pulapo nung nakipaglaban kay Magellan? Ewan ko kung na-discuss ko na sa inyo last quarter to, nabanggit sa inyo to. Sa palagay nyo, ilang taon si Lapu-Lapu, Datu Lapu-Lapu, iuugnay ko to sa ano. Ula lang. Wala namang ano. Baka hindi pa nabanggit sa inyo ng mga teacher nyo ng grade 6. Lander. 40 plus po. 40 plus. Higher. Jared. Try, ma'am. Oo. 30 plus, ma'am. 30 plus. Hindi. Howard. 50 plus, ma'am. 50 plus. Hindi. Wendelin. 49, ma'am. Hindi. Nash? 70, ma'am. Hindi. Angel? 47 po. Hindi. Laksa? Ma'am, 45 po. Hindi. Geb? Ma'am, 50 plus po. Hindi. Di maano? Tingnan natin yung maano nyo. 60 po. Hindi. Lansang? 80 po. Okay.
80. Si Datulapu-Lapu ay 80 or ano yun, estimated 80 years old nung nakipaglaban kay Magellan. Okay, bakit nila na-anticipate na sabi yun? Ano yan ah, ayon sa research. Kasi unang-una anak, kapag datu ka or gagawin kang datu, ikaw ang pinaka or isa sa pinakamatatandang tao sa iyong pangkat. Hindi ka pwedeng maging datu kung ikaw ay isang binata lang. Pangalawa, magiging datu ka kapag marami ka ng digmaan o marami ka ng nakalabang mga iba't ibang mga pangkat. Pangatlo, hindi ka magiging magiging respetado at magiging datu kung hindi ikaw ang pinakatinitingala sa pangkat. Okay, so kaya ko sinasabi yan kasi ganon ang pamimili ng mga datu noon. At parte yan ng kabi as na. So nasa 80 plus na siya noon. Okay, so next ay syempre ekonomiya. Yung sinasabi na natin, nagpapalitan lang sila ng mga pagkain. Wala pa silang pera, wala pa silang libo noon. Ang ginagawa lang nila, palit. Oh, gusto mo yung ano, yung sinigang? Sige, palitan ko ng tilapia. Ganun lang ang kanilang pag-uusap. Sa relihiyon naman, na-discuss na din natin yan, pero papahapian natin next week. Relihiyon, marami silang mga Diyos-Diyosan. Ultimo mga anito, yung mga kahoy, ultimo bato, ultimo mga, minsan, tawag dito, mga patay na hayop, ay ginagawa nilang Diyos. Okay, teknolohiya, ang dati ang paghuli nila, lambat.